Yung dati bagaan niya Mr. Maravillas na broadcaster ng ABS-CBN noon at lumipat sa iba-ibang mga radio and television, si Jason sa nag... Nagpapagang mga balita at pagtalakay sa mga isyu ng lipunan. Bulsa! Opinyon, banat at paglalantad sa katotohanan. Bulsa! What you see is what you get. You decide. Naging masyado na niyang ampalaya. Nanggagato nga po. Nanggagatong ng gulo. Kasi naman na niya Mr. Maravillas. Malapit nang magsara yung SMNI. Sisihin niya dapat, hindi yung administrasyon yung na dapat na sisihin niya. Sisihin nila yung kanilang sarili, yung patron nilang si Maudix. Yun ang punot dulo ng problema na kanilang hinasadlakan. Ito yung mga panggagatong mga kababayan ni Jason sa kaunting panahon daw pa mapapabagsak na ni Speaker Martin si President Bongbong. At malamang daw na sisibol yung isang pagkilos daw. Hindi gatungan na ninyo. Di ba? Tingnan natin. Yung ABS-CBN nga, nang magsara, nag-attempt sila na maglunsad ng mga pagkilos, ng malawakang mga protest, hindi man po nagtagumpay. Kung titingnan mga kababayan, napakalaking network yon at maraming mga sympathizers, mga followers, kayo pa. Siguro kasi anya Mr. Maravillas, siyempre yung consultancy fee ni Jason sa 1 million, ngayon anya Mr. Maravillas na suspended for one month ng NTC yung operation ng SMNI, alangan man niya Mr. Maravillas, bayaran pa siya ng 1 billion per month. Di ba? Malamang po, kaya masama yung loob mga kababayan ni Jason Za. But before ko mga kababayan ibigay sa inyo yung full story, click subscribe muna dito sa ating YouTube channel and hit the notification bell para lagi po kayong updated sa mga kaganapan dito sa ating bansa. Like and share na rin po ninyo ng ating video. At huwag na rin po ninyo mga kababayan na skip yung ating mga commercial ads para tuloy-tuloy lang ang pag-unlad ng bagong Pilipinas. Ito po yung post ni Jason sa mga kababayan sa kanyang Facebook account, Nanggagatong ng Gulo. 2 days ago, sabi niya, bukas makalawa, sisibol ang isang pagkilos laban sa panggigipit at pagyurak sa karapatan ng isang malayang lipunan. Asa pa kayo? Ayun nga po, suspension at saka yung contempt, pagkulong doon po sa Congress sa dalawa ninyong fake news peddlers, hindi makakuha ng suporta galing sa mga tao. Di ba, sige yung appeal ninyo, sige yung post ninyo, yung mga kasama ninyo sa SMNI. Wala man sumaklolo. Kung meron, iilan lang sila. Hindi nga lumampas ng 100. Di ba? Assuming kayo, alam ng mga mamamayang Filipino ang kwento kung sino yung nagsimula ng gulo ng problema ninyo. Kayo man lang po yung nagsimula ng inyong kinasasadlakan na problema. Kung hindi kayo nag-spread ng fake news, hindi sana kayo iniimbestigahan. At saka anong kinalaman dito ng ating Pangulong Bongbong Marcos, hindi man siya po katulad ni Maudix na talagang inamin niya na siyang nasa likod ng pagpasara sa ABS-CBN. Di ba? Tinira ko niya talaga. What? Galing mismo sa bibig ni Maudix. Pero dito po, wala mang kinalaman dito yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Ang nag-action po, ayun pong yung pong Congress, yung NTC, nagresolusyon. Yung Congress, nagresolusyon requesting NTC na isuspend kayo. Kasi naman po, may base naman. Kung walang base, gagawin ba yun ng NTC? Pati ng MTRCB?
nakitaan po ng tambak na mga violations, yun ang nangyari. Kaya yan ang sinapit po ninyo. Bolilyaso tuloy, yung 1 million per month. Diba? Kaya masakit yung inyo pong loob. Kaya maliit po ito na sinasangkot ninyo po yung ating Pangulong Bongbong. Ayan o, counting panahon na lang mapapabagsak na si ni Speaker Romualdez at mga congressmen si President Bongbong Marcos. So ang ibig sabihin niya mga kababayan, dahil sa ano, ginagawa ng Congress ang latay kay President Bongbong Marcos. maniwala sa inyong mga propaganda. Walang maniwala sa inyo po. Alam ng mga mamamayang Pilipino ang katotohanan. Sabi pa niya dito, noong tumakbong presidente si PBBM, bukod tanging SMNI lamang ang nagbigay ng 100% support sa kanya. Ngayon, gusto niyang ipasara. Kita ninyo, this is a false accusation, mga kababayan. Walang ganon. Walang sinabi yung ating Pangulong Bongbong Marcos at hindi siya nakikialam kung ano yung trabaho ng Kongreso. Ganon po siya. Just like yung ano, naging desisyon ng Husgado na makapagpiansa si ano, si dating Senador Laila Dilima. Ang itinuturo po yung ating Pangulong Bongbong Marcos, ano naman ang kinalaman doon ng ating Pangulong Bongbong? Diba? Iinahayaan niya na yung ostisya, mga kababayan, ay gumulong. Oh, nakitaan po ng mahinang ebidensya ng Husgado. Kaya si Laila Dilima nakapiansa. O na sa labas na ngayon. Tapos ituturo nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos nakipag-alyado na daw sa mga dilawan. Napakalayo sa katotohanan. And this time, dito sa issue ng SMNI, iniuugnay nila yung ating Pangulong Bongbong Marcos. Anong kinalaman dyan ng ating Pangulong Bongbong Marcos? At ngayon, sinusumbatan ninyo. Ang tawag dito sa amin yan, tamo. Pigtatamo. Kasi daw, nung tumakbong presidente si BBM, bukod tanging SMNI lamang ang nagbigay ng 100% support sa kanya. Ang tanong po, bakit hiniling ba ng ating Pangulong Bongbong Marcos na imbitahan siya? Yung SMNI nag-organize ng presidential debate. Alam naman natin kung anong purpose. Gusto nila na magbida-bida para sakyan po yung presidential elections. Alam ko yan kasi galing ako sa mainstream. Galing ka din sa mainstream, di ba? That's the usual thing na ginagawa ng mga radyo at television during election. Ano ang purpose nila? For rating purposes man lang po siya. Of course, kasama na doon ang sinasabing pagsiservisyo sa bayan. Kasi yung servisyo sa ating mga mamamayan, yun ang product ng mga taga-media. Through that service, doon pumapasok yung mga commercial. So, kailangan gumawa ng mga ganitong mga programa para dumami yung sponsors. Di ba ganon? Ang agenda ng mga networks po. Sumakay kayo sa eleksyon, pagkatapos isusumbat ninyo na you gave 100% support kay Bongbong Marcos. Bakit? Hiniling ba niya na imbitahan ninyo? Kayo'y nag-imbita sa ating Pangulo para ano, dumami yung nanonood sa inyo. Makikita naman po, pag ibang mga kandidato, si Ping Lacson, si Lenlen, si Isko po, yung sinasalag doon sa presidential debate. Tapos yung mga senador na imbitado, kukunti yung nanonood. Pero pag si Bongbong Marcos yung nakasalang po, o diba? Thousands and millions, mga kababayan, yung nanonood sa inyo. So ginamit lang ninyo si President Bongbong Marcos kasi million-million yung mga Marcos loyalist. So ginamit ninyo para kayo makabinta. Tapos susumbatan ninyo na you gave 100% support. Pagkatapos, gusto niyang ipasara. May ganun bang mitiin yung ating Pangulong Bongbong Marcos na ipasara kayo? Di ba wala? Tumanda na kayo po, Jason, sa broadcast ngayon kung saan kayo nag-retire. Fake news kayo. Di ba?
Wala mang ganun pong agenda yung ating Pangulong Bongbong Marcos na ipasara kayo. Kumbaga, magsara yung SMNI, it is because of the violation na na-found out ng Congress. Diba? Violation of franchise rules and ng ating saligang batas, pati ng KBP rules, pati ng SEC, pati ng NTC. Yun ang dahilan. Kayo yung gumawa ng problema tapos isisisi ninyo sa iba. Sinong gumawa ng fake news? O di ba yung mga tao ninyo? Sino yung nag-violate sa SEC? Di ba kayo? Yung kumpanya ninyo? Sino yung nag-violate sa Constitution? Di ba kayo? Sino nag-violate sa franchise rules? Di ba yung company ninyo? Sino yung nag-violate sa NTC rules? Di ba yung kumpanya ninyo? Tapos ituturo ninyo si Bongbong Marcos. Maniwala sa inyong mga argumento. Ayan man lang po, kapasko-pasko. Fake news pa rin kayo. Baka lang mga kababayan, gusto ninyo po itong itry. Firmax Firming and Lifting Cream, pinapahid po sa mga pulses and affected area. Mainam po sa paninigas ng mga kaso-kasoan. Ito naman po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application, anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Sa mga cancer patients naman po, baka lang gusto ninyo itong itry. Ningxia Red Mixed Fruit Drink, hindi man po siya gamot, food supplement siya. Kaya lang, gawa siya mga kababayan sa Goji Berry. Yung Goji Berry may anti-cancer properties. Okay po, o yung mga inquiries ninyo, dumiritso na lang kayo sa aming messenger sa Facebook para masagot namin agad. Ako po si Dante Maravillas. Bye-bye po. God bless. Sa mga naghahanap ng malinis and spacious fitness gym, punta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer grab car rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco, bills, PLDT, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor, Security Bank Building, Glanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas, contact number 0966-802-0949. Ayos pa, ayos na ayos adya, Mr. Maravilla.